Yan, kaya nag-ipon sila ng ganyan para ma-practice o masanay yung mga kanilang alagang mga itik na mga sisew. Alright, good afternoon sa inyong lahat mga boss. Welcome back dito sa ating channel. At yes, laki ng baka. At ito, may mga tanim pa sila dito na sili, siling labuyo. Yan mga boss. So ayun mga boss, ang video na ito ay tungkol sa ito, sa pag-aalaga ng mga maliliit na itik mga boss, yung mga sisew. Kung gusto nyo mag-aalaga, kung paano mag-umbisa, baka makatulong itong video na ito mga boss. Pupuntahan natin yung pulungan ng mga itik nila Ate Lori at Kuya Ede dyan sa katabing, ayan yung mga sapa-sapa na maliliit. So ayan, so may mga, ayan may mga saging bumunga na. Ang ganda ng kuha nila kasi yung saging yung sa ilalim yan, may tubig na, basta di mo na kailangan diligan. May mga tubig-tubig na mga boss. So andito na tayo sa kanilang mga itikan mga boss, para bigay tayo ng, nagtanim pa sila ng ano, parang pakwan niya to. Hindi yung pakwan, ano, sitaw. So dito mga boss, kapag pa nag-umpisa tayo ng pag-aalaga ng mga sisew mga boss, hanggang sa paglaki, kailangan natin ng net kagaya nito. Ayan. Tapos tolda para hindi sila maulanan kung malakas ang ulan. At higit sa lahat mga boss, itong tubig. Ayan o. So hindi sila mahihirapan na bababa dito at iinom dito sa malinis na tubig. Ayan boss, malinis po yan. Galing yan dun sa taas. So ayan, bakuran nyo lang ng ganito. Yan ang ipababakod nyo. Tapos ang pinapakain dito mga boss, ito kasi sa kanila ay nasa ano na to, magta 20 days. Ang pinapakain lang nila yung duck pellets na kulay pula. Yun yun, hindi na sila nagbabayuan. Actually, meron pang ang pinapakain sila boss oh. Mais. Maano yung... Maamo yung itik nila, mga bago ngayon. Yan yan, nilalagyan. Pinapakain na nila ng mais boss. So hindi lang duck pellets ang pinapakain nila sa mga sisew, kundi hinahaluan din nila ng mais. Kailangan kasi itong turuan para matututo sila sa pagkain dyan sa palayan mga boss. At meron na rin silang tubig na nakalagay dito pagka tuwing hapon na. Yan yan mga boss. So yan, gagawa kayo ng ganito kahit na mga ilang square meter ba ito, mga 100 square meter to 150 square meter o 200, hindi ko lang tansyado. Yan, mahalaga yung patubig kapag ka dito kayo nag-aalaga sa palayan o kaya sa pre-range duck farming. Kailangan talaga mayroong tubig na pumapasok at lalabas para laging malinis po yung pag-iinuman nila at paglalangoyan. Isa pang tips mga boss, kapag ka ganitong maliliit, kailangan yung bantayan talaga. Yung mga malalaki nilang itik boss, wala na dito. Hindi ko asan kayo yung tolda? Hindi ko mahanap kung saan. Basta wala na dito. Ito lang kasi, kailangan itong may matulog sa gabi dahil hindi natin alam yung mga aso, o kaya yung mga pusa, o kaya yung mga ibon, yung uwak, nag-ano po ng sisiw yan. Tama, ubos yung mga alaga nyo kapag hindi nyo bantayan. So, kailangan bantayan yan kahit sa gabi. So, itong inaalagaan nila ngayon, ay parang palit-palit na lang ito eh. Kapag katumanda na yung una nila, yung nangitlog ngayon, ito naman ang kasunod. Tapos pag umabot na siya ng mga 8 buwan at panibago na naman, tapos yung una naman ibibenta nila. Ganun ang technique nila mga boss. Ewan ko kung bakit ganun ang hindi ko pa natanong si ate kung bakit ganun ang diskarte nila sa pag-aalaga ng mga itik. Siguro pabor sa kanila na ganun yung pag-aalaga ng
papalit-palit, panibago ng panibago para maganda siguro ang produce ng itlog, mga boss. Tsaka dito sa Palayan, ang advantage lang dito mga boss, hindi ka nang bumili ng mga patoka. Pero ang pag-produce ng itlog, medyo mas maganda pa rin yung feeds mga boss. Mas maraming, mas mga 90% ang ipoproduce na itlog pagka naka-feeds. O kaya may duck layer ang ipapakain nyo sa inyong mga alaga. Hindi lang, pag ganito kasi, nasa ano lang, 60 to 70% ang mangingitlog sa isang araw mga boss. Kung ano, native na native yung mga itik nila. So ayan mga boss. So ganito lang kaluwang. So, ayan, dito matutulog si Dagol mamaya. So yun. Oh, itong palay oh. Mayroon palay mga boss. Kaya nag-ipon sila ng palay ng ganito mga boss. Ayan, ipasilip natin oh. Yan, kaya nag-ipon sila ng ganyan para ma-practice o masana yung mga kanilang alagang mga itik na mga sisew. Oo, kailangan dito pa lang sa kulungan, dito pa lang sa net, alam na nila na pagkain yan kapag ka pinakawalan na dyan sa palayan. So, ayan, yan. So, ayan o. Nilalagyan nila dito sa loob ng mga palay na mga uhay. Maamo yung mga itik nila. So, ayan. Gandang lahi nito mga boss. Oh. So, ayan ang pinapractice nila. Napapakainin ng palay. Para kapag kapakawalan na dyan sa palayan, hindi na mahihirapan. Alam na alam nila ang kanilang kakainin dyan mga boss. So, may nakulong dito ah. So, dito boss oh. Yan yung banawang, ang tawagin dito. Ito yung banawang sa baba. Malinis na tubig yan. Tapos, kapag kaaraw, ay pinapakawalan nila yan dyan. Hanggang dito lang muna. Siguro maabutan to ng mga 1 month or mga 1.5 months. Pwede na nilang papapalakarin dyan sa may palayan kapag naaararo ng mga boss. Yung medyo malakas-lakas na yung mga medyo malaki-laki na at malakas ng tumakbo, mabilis ng tumakbo, tsaka pa nila pakakawalan mga boss. So ayan. Yung duck pellets ay suporta lamang mga boss. Kailangan yung sanayin ng pagpapakain ng palay. Kukuha kayo ng uhay at ilagay nyo din sa loob kagaya ng ginawa nila. So ito, nasa 1,500 na piraso. Ang gastos yan kapag nasa farming, nasa backyard farming, yung naka free range. Magkulang-kulang 2,000 na yan mga boss. Ang gastos sa batuka. Kapag ka malalaki na. Pero ganitong mga sisi, hindi pa ganong kalaki yan. Pero sa mga kalahating sako lang. Ayan. Ayan, pinapractice din nila ng kumain ng mais. So, yun lang mga boss. Yun mga boss ah. Kailangan yung bantayan to dahil hindi natin alam yung mga aso, kaya may mga pusa na pumupunta dito. Siyempre, wala pa namang yan. Bata pa yan, wala pang isang buwan. Konting tips lang sa inyo yan. Baka sakali makatulong sa inyong pag-aalaga ng mga itik. At ako nga gusto ko rin mag-alaga kaya lang wala rin tayong space na maluwang. Kasi pag dito kasi mahirap na, busy tayo araw sa araw-araw. So dito magandang space. Ayan, maliwalas. Tapos yan yung palayan, nakapaikot. Pati sa kabila, ayan. Ayan mga boss. Tapos merong malaking puno ng mangga. Ibig sabihin kapag ka merong ganyan, malilim sa lalim, na refresh yung mga alaga ninyo, mga itik mga boss. Kapag ka isang buwan na siguro yan, kaya isa't kalahating buwan, pwede nang palakid-lakarin dyan. Baka kasi maiipit o kaya maanuhan ng putik na hindi na makatayo. So yun, kasi nyo muna bago nyo pakawalan dyan sa palayan. Sabi naman nila ate, wala kasi sila ate ngayon dito eh, baka mamayang gabi pa yon dito. Sana meron kayo napulot na kahit kunting kaalaman lang dito sa pag-aalaga sa bukid ng mga itik mga boss. At ako ulit si Boy Tino. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kung nagustuhan mo yung video, like lang po at subscribe dito sa ating channel kung gusto mo mga ganito mga content. Gagawa pa tayo ng ibang mga videos mga boss na nakakatulong sa pag-aalaga ng mga ganito farming.
Tsaka dapat iwasan to, boss, pagka umuulan. Grabe, mahirap pag nauulan yan, mga boss. Hindi yan may iwasan, may mga malalakas talaga dyan. Mahirap pag tag-ulan, do, sunod-sunod na ulan. Boy, boy, ilan ka na. Maraming salamat po. Ilan ka na. Uy, na tayo.